Papips Basto. Good day po sa inyo, Cup Joe and Miss Mel, watching from Lucena City, Quezon Province. Ayan. Rhea Mel, good day po Sir Cup and kay Ma'am Mel. Totoo po bang mabilis na paraan ang PGWP para makapag-migrate PR kahit andito ka na sa Pinas? Una sa lahat, para makapag-apply ka ng postgraduate working permit, kailangan mo mag-aral sa Canada. So, hindi ka pwedeng mag-apply ng PGWP kung nasa Pilipinas ka pa lang kasi yun yung requirement ng program. So, how it works is, kailangan mo mag-aral into public school in Canada. Kapag ka nakatapos ka ng 1 year or 2 years, depende doon sa dalawang yun, o pwede ka na mag-apply ng postgraduate. Yung duration nun, depende kung gano'ng kakatagal mag-aral. Ngayon, yung experience na na-acquire mo during the postgraduate working permit, yun yung pwede mong gamitin para makapag-apply ka ng permanent resident sa Canada. Medyo malawak yan kung ang tatanungin mo, anong klaseng permanent resident? Kasi marami kang dapat unang i-consider. Una, saan ka ba nag-aral sa Canada? Ano ba ang experience mo? Gano'ng kakatagal na nag-aral? So, depende yan eh. Pero kung tatanungin mo kung pwede ka mag-apply ng postgraduate working permit na nasa Pilipinas ka, hindi po pwede. Yes. Ayan. Saka tatandaan natin sa postgraduate work permit, sabi nga, post pagkatapos graduate schooling. So, yun. Postgraduate work permit, no, kuha mo lang yan pag nag-aral ka at natapos. Post, di ba? Post. Galing ko sa keywording eh. Galing ka na talaga pag nurse ka eh. Keywords mo yun eh. Okay ba yung mga kap? Hindi, kasi nagtatanong sa akin, postgraduate work permit, pwede mo ang makuha? Same question din, Ray. And we appreciate your question because hindi lang yung mga bago nating dating na nanonood at nakikis-join sa ating live streaming, they don't know yung idea about the PGWP. And we are thankful, Rhea, for asking this question because most of our viewers, they have the same questions. So yun, post, tapos yun, post eh, graduate yun, schooling. So yun, work permit. Makukuha mo lang siya pagkatapos mag-aral. Yun ba, Mel? Alam ko, Mel, natanong ko na to eh. Pag 1 year, one-year course, yung PGWP nila is? 1 year. Pag two-year course, then 2 years. 2 to 3 years. Most likely. Yeah. Yun. So yun, may equivalent, Mel. And I think we already discussed this for you, Rhea. What if, Mel, on one-year grace period, after nung natapos na, meron siyang postgraduate work permit, sa 1 year na yan, hindi siya nakapag-PR, what will happen? Worst case scenario. Dapat makapaghanap siya ng employer that will provide LMI or nominee. Yeah. If not, siya dito. And if not, talagang wala, Mel, na wala. Then definitely you need to go. To go back to the Philippines. So this is not the scenario, Rhea, what will happen if you're not able to process your postgraduate work permit into PR or work permit. Kasi kailangan ka mong bumalik sa Pilipinas. Kasi hindi po automatic. Meron din nagtanong sa akin, Mel, eh. Kap, pag nag-aral po ba ako dyan sa Canada, automatic po ba permanent resident ako? Hindi. Student pathway is a good immigration stream para makapag-apply ka ng permanent resident later on. Yes. Pero walang direct stream na kapag ka nag-estudyante ka, automatic permanent resident ka. Wala pong ganun. Kumbaga, use the student pathway para maging daan para makapag-apply ka ng permanent resident. Yes. Yan, yun mga, yan, at least we're able to answer your question. This is the common question. Ito yung confusion ng karamihan na they thought that once they undergo yung student pathway, automatic magiging permanent resident. It's very clear na sinabi ni Mel, hindi po. Kailangan mo din pag-applyan yung proseso. Mel, thank you very much, ma'am.